All right. So anyway, a quick recall lang ng mga lahat ng ginawa natin, and this will today this will be the end of our discussion about cyclic groups before we proceed to permutation groups. Kasi yung permutation groups much interesting siya na group due to one theory about it na lahat ng mga subgroups of groups na which are finite mayroon siyang corresponding doon sa cyclic sa permutation groups. But before doing that, kailangan natin maintindihan yung tinatawag na isomorphism. But for now, let's quickly review what a cyclic group is. If you can recall, cyclic group is just a group na meron siyang isang generator. At least, may isa. So, we in multiplicative form, so we can express this notation as follows. So, ito yung ginagamit nating notation. So, if it's additive, so unusual na additive notation ginagamit, and we were able to explain some examples we have. But what is interesting, yung mga theorems that we were able to show last time, yung itong dalawang theorem na to talks about some of the properties of a cyclic group, particularly kung alam na, not necessarily the group itself, cyclic, but we know somehow, if you have a generator, if a generator which is infinite, anong masasabi mo about sa mga elements regarding its powers? The second one, what if you have a finite generator? So the question is, anong i-generate niya? We know that the set will just be generated by the single element, and the powers has a relationship, the powers of this form. So medyo matatandaan lang natin yan mamaya. But what is also interesting is yung mga some of the theorems we were able to show last time sa nayan. Particularly this ones, ito. Kasi much of our next discussion will rely on this theorem such that na number one, if you are the order of the group, in this case, ang order natin medyo, ano ka lang, i-block ko lang to. Ito, if you consider the order of the group to be equal to n, two things will follow. First is that if you consider an element A raised to K, tapos i-generate mo siya with a particular set, it's just the same set na i-generate niya ng kanyang GCD with N. So similarly, the order of A raised to K is just the expression N divided by the GCD of N and K. So tandaan lang natin yan mamaya, because part of our discussion will delve on this. And there are, at the end of this, hindi ko na siya pala na isulat dito in the end, some of the corollaries, meaning as a result of this discussion earlier, mayroong mga corollaries that we need, I need to put some emphasis. I think kung nakita mo na sa notes mo, this is just a review. So, one corollaries. The first one is that if your group is finite, so wala naman tayong sinasabi that your group is cyclic, ito pala, and cyclic, then ang pinaka-obvious natin dito is that the order of A will always divide G. Okay? So actually, this is always true. Even, nagtataka nga ako, the order of the group, it's the order of an element of a group will always generate a set. In fact, sa libro ito kasi nakasulat, kahit wala tong cyclic na information, this is always true as long as your group is finite. Kaya nagtataka ako because of one theorem, yung tinatawag na to na Lagrange theorem. Na ang lahat ng mga subgroups mo, ng group mo, will always divide the order of the group. So meaning, kung ang group mo has this order N, ang mga divisors nito may particular subgroup yan. Pero we're not saying na it's always unique for a particular divisor. Later, for cyclic groups, totoo yan na magiging unique ang kanyang divisor. So, kaya nagtataka ako bakit naging corollary to dito. So, also, let's consider another corollary. If you consider the order of your A to be N, and you will have the following. So, let's name this 2.1.
Consider a sub I, ang set generated by a sub I is the same as the set generated by a sub j. So kailan ito magiging totoo? Tingnan mo yung earlier na theorem natin. Look at this theorem. So kailan daw yung a raised to a sub I mo generate mo as one subgroup, tapos a sub j mo generate mo as one subgroup pero equal sila. So the question is, kailan ito magiging totoo? Yan. In fact, actually, if you consider the GCDs of both of these set, so dapat pareho mga GCDs nila. It's just the same. Ayan. So yun lang. Actually, ang kailangan mo for this to be true, dapat pareho sila. Kasi, if you can recall earlier sa theorem natin, sana yun, itong theorem natin, ayun, so, we know na if you have a raised to k, pareho lang dito. So, let's write this down. Sulat natin dito. So, yung a raised to i mo is just equal to the set generated by a raised to n, comma, i. Pareho lang yan. Similarly, ganun din, sa a raised to j mo is the same set generated by a raised to the GCD of n and j. Okay. Pero take note, anong order ng set mo dito? Anong order dyan? So this is just n over n comma i. So anong order ng a raised to j mo dito? This is just n comma over n j. So if these two sets are the same, so anong masasabi mo sa dalawang orders? So dapat pareho tong dalawa. So for this to be true, denominators niya are also the same. So that's the condition lang namang kailangan mo for it to be true and vice versa. So yun lang namang kailangan natin for these two sets to be equal. So that's one corollary. Second corollary na kailangan natin maintindihan. Second one, how about the order? Actually, it's just the same as what we are expecting earlier. If and only if the GCD are just the same. So, pareho lang yan. Pero what is interesting is ito. Can you tell me, Joshua, bakit totoo to ang pangatlo? The order of A is just equal to the order, not the order pala. The set generated by A is just equal to the set generated by A raised to J if and only if the GCD of N and J is equal to 1. Kanina mo. Bakit? Yung NJ, and GCD of NJ, yung A lang po, A to the GCD of N and J. So, yung kanina po, yun lang po. Yeah, bumaliktad. So parang ganun ang sinulang sabi mo. So meaning what we're saying, sa a raised to j mo dito, it's just equal to the GCD, a raised to n comma j. Pero n comma j mo is just equal to 1. So ayun. So that's it. So tama ang sinabi mo. How about this one? Ito yung last. How about the order of Zn? Naalala mo pa si Zn natin? Si n natin, ng 0, 1, 2, 3, up to n minus 1. So, ito yan. 0, 1, 2, up to n minus 1. Sabihin natin, si Zn natin, ang generator natin dito is si k. So, the question, siya ang magiging generator if and only if the order of n, not the order, the GCD of n and k is equal to 1. Ayan. Bakit? So this means, yung sa last meeting, yung assignment mo, it implies that... Wait, Joshua. Medyo a bit metallic yung boses mo. Hello po? Medyo metallic siya. Hindi siya ganun ka-clear. Hello po?
Although naiintindihan ko naman, sige, go ahead na lang. Narinig na ba? Ah, narinig kita. Pero medyo metallic lang siya. Pakinggan. Okay Maybe ba? the microphone ba, I think. Sige, anyway. Sige. Go ahead. Implies mo yung sa last yung assignment mo na K must be prime. But in this case, necessary ba si K mo prime? Not really, pero alam mo yung parang kung prime ko yun. Kailangan lang naman relatively prime to the number. So ang question, anong relationship niya kanina sa mga theorems natin? Siya generated by A lang. Ah, wait. Kaya ano po na? Anong siya? Yung operation po dito, ano po na? Addition. Oh, addition. Addition lang naman. So meaning to say, kanina kasi mga symbols natin, puro multiplicative to eh. Parang i-convert mo lang ang multiplicative na notation to additive notation. Parang we're saying, what we're saying is that rather than expressing, parang we're saying na ang A raised to K mo is just like saying na K ta, I'm not sorry, A raised to K. So if this is K, so K raised to some say, A raised to K na lang para at least hindi maano. Ang A raised to K mo, what we're saying sa multiplicative notation, this is K times N, K times A. So parang baliktad lang naman ang notations na gagamitin. So yun lang. It's just the use of notations. Okay. So, kung ano ba tawag na? Kung tingnan. Yeah, Anyway. louder. So, Lakas ng ulan, ha? Naririnig ko dyan, ha? opo. Nawala Pero nga po ngayon eh. po, humina, Parang, bigla, biglang... parang nawala bigla mo. Parang, Kanina, lakas, sobra pong lakas kanina. okay, anyway, yung sa ano ba tawag na? Yung k to the first power. So, k to the nth, ano yun? K times... Actually, I think medyo confusing ang notation ko. I-change ko to para at least ano, si K mo, sulat ko dito ha, si K mo is some number A raised to some S. Halimbawa, yun na lang. So it's just like saying if and only if si K mo dito is just S times A. Parang ganon. So that's what we are saying here. Okay, sige po. So, kung ano, K will, so yung, ano daw, yung statement, K will generate this kung N, K is 1. Okay. Additive. So, K, additive na may modulo po or additive lang po? Na-additive lang siya. Additive lang. Oh, balikan natin dito. Let's say po kung ano, Parang, let's I think, ito yung pinaka-topic. Ito, yun. kung n is, let's say, mga 7 po, tapos n k is 2, so relatively prime, 2, 4, 6. Halimbawa, ito. Z8. Ayan. Z8 tayo. Kasi 7 parang obvious eh. Lahat naman relatively prime to 7. Ayan. Halimbawa ganun. So which numbers dito ang generators din maliban sa 1? Ano pa? 8, 5, 3, 5, ano mo? 3, 5, 7. Okay. 3, 5, and 7. Parang obvious kasi na ano no, obvious na mga prime numbers, but can we as well have, ano ba, Z15, Z15 tayo, Z15, anong mga generators ng Z15? Pero paano Balik. pala po? Kung additive po siya, wala pong modulo. 3, 6, 9. Ay, 3 tsaka 6 lang po yung mag-generate. Di ba, is that the whole set? Or ano mo? Kung 3 pinili mo, hindi siyang buong set. Tama, it's just 3, 6, 9, 12, 15. Or 0, back to 0. Pero ano po eh, tawag yung sa Z8 mo, paano po yun? How is 3 a generator po?
A 3. So you mean ang 3 dito? Kasi kung 3 dito, try to add 3 several times. So Three, meron kang 3, tapos 6. 6, tapos 9. Modulo 8. Ayun, may modula pa pala po siya. Oh, may Modula. modulo pa rin. Ayun. So yun, may 1, tapos plus 3, 4. So iikot pa rin siya and so on. Mapupuno yan lahat-lahat. Ah, okay po. So kung ano? So si 1 dito hindi multiplicative na identity. Labo. So yan. How about yung 16? So, kung sa Z15, yung mga ano nga po, yung mga ka-co-prime niya. So, so is UN po na. So, U15 is 2, 2, 4, 4, 7, 8, pwede ba 7? Yes. 8, 8, 11, 13, 11, 13, 14 po. Yun na po. 13 and 14. Okay, correct. So not necessary prime numbers. Ah, sorry, 14. Sorry, 14 yan. So not necessary prime numbers. So lahat ng mga relatively prime to that. Okay? So meron ka bang clarification at this point so far, Joshua? Parang, di ba po parang, ano, parang Fermat's Little Theorem po to. Similar. Well, ano ang itsura ng Fermat's Little Theorem natin? A raised to P modulo, ano, P minus 1, no? Malala ka ba? P minus 1. Modulo 0, mod P? Equals 1 yata po mod P. Ay, equals 1, okay. So, naghahanap ka ng powers, oh, sorry, ayan. Parang iba yung ano niya eh. Iba yung hinahanap ng Fermat's Little Theorem. Hindi ko na maalala, pero check mo lang kung if this is the Fermat's Little Theorem. Meaning you're looking for numbers na powers of P modulo P. Parang ganun yung ano niya. Yung what you're looking for. Which is now currently used for encryption. Pero hindi ko alam kung paano siya thoroughly ginagamit. So anyway, so now, the next natin gagawin is that we will prove one important theorem about cyclic groups. By the way, I think na-encounter na natin yung mga fundamental theorem. May na-prove na tayo ba ng fundamental? Wala pa naman, no? Wala po. Like for example, okay, tawag dito sa next na theorem natin, this is called the fundamental theorem of cyclic groups. By the way, kung may naririnig ka palagi, if you have heard about the term fundamental theorem, normally parang importante siya theorem from the word fundamental. Halimbawa, na-encounter mo ba sa calculus class mo or one of your discussions about fundamental theorem of calculus? Dalawa yata po sila, di ba po? Parang dalawa. Na-ano mo na siya? Na-encounter mo na? Diba? Yung isa po yung ano, the derivative of the integral ba po or something na is just the function, I think po. Pero nagtataka ka bakit tinawag siyang fundamental theorem? Ano ba po siya? Parang binding block ba po yan ng calculus pa kasi po. Particularly, kaya tinatanong ko yung usually sa mga students ko dati, oh, bakit tinawag siyang fundamental? Calculus naman. Straight naman yung discussion na yun eh. Then bigla na lang siya lalabas. So, fundamental theorem calculus. Well, as history, sabi daw, I don't know, calculus, alam mo, calculus is divided into somehow two, di ba? One is differential calculus, tapos may tinatawag na integral calculus. What do you think unang na evento? Integral calculus or differential calculus?
Nauna po? Oh, nauna. Baka integral or differential? Differential po yung siguro usually. Siguro po. The answer is integral. Bakit Tama integral? na po kanina. Actually, it was the Greeks naka somehow discover what Ah, yung ano po? Exhaustion po. integral. Method of exhaustion po. Ano, again, again? Method of exhaustion. Exhaustion yata po. Yung mga spheres po gagawin nila mga maraming circles mga ganun po. Yeah, ganon. Meaning, di ba mga Greeks interested in finding volume, finding areas. So, paano sila magka-calculate, hahanapin ng area of a particular shape or a particular volume. So, since then, alam na nila na may mga techniques in order to find these areas, these volumes. So, yun talaga, that's the fundamental idea of integration. So, naghahanap ka ng volume, naghahanap ka ng area. Under a curve, halimbawa. Man, it was now time sa panahon na ni Newton, Leibniz, they were able to now invent differential calculus. So meaning, walang connection ang integral calculus na and since quite some time, alam na ng maraming tao compared to the differential calculus. So ibang techniques to. So walang dugtong. So it was only mga around, I think that was Carl Friedrich Gauss, kung tama ako, was able to find ang connection ng dalawang method na to and was able to connect the two. So ang connection ng dalawa na yan is via the fundamental theorem calculus. Kaya naging fundamental siya, kaya pinagdugtong yung dalawang different mathematics into one. Kaya may calculus tayo ngayon. So sabi ko sa mga students ko, so, meron kayong ano, so blame these mathematicians. Bakit may calculus kayo ngayon? So, yan. So when you're talking about fundamental theorem, meaning importante siya. In this case, when you're talking about cyclic groups, so fundamental theorem of cyclic groups. Bakit? Particularly, we have the following items. The first one, na ipuprove natin that every subgroup of a cyclic group is cyclic. Yan, that's the first one. So what we're saying, kung meron kang isang mother na group which is cyclic, lahat ng subgroup soon cyclic, meaning may generator palagi. So very ano na siya, very masasabi mo right away mga anak niya, mga subgroups niya, cyclic na right away. Okay, that's the first one. Second, if the order of your element A na generate niya it's equal to n, then the order of any subgroup of the subgroup generated by A is a divisor of N. Ayan. So meaning, kung meron kang isang element, generate mo siya as one cyclic subgroup, tapos ang N mo, you can factor this. So lahat ng mga factors na yon would be a particular ano subgroup as one of the divisors. That's the second one. Third, ito na, pangatlo. Anong masasabi mo sa divisors na to? Meron bang pwedeng dalawang subgroup of the same sizes? Meaning, ibig ko say, kung, say, for example, 12, you have divisors, say, 3 and 4 of 12. So, question, meron ka bang subgroup of order 4 na magkaiba o pwede siya magkapareho? The answer is, according to this theorem, the answer is magkapareho lang dapat sila and must be unique. For each A, which is a positive integer, besides n, there exists a subgroup
raised to. Yung ano po na, yung exclamation mark po, not, kumbaga po, not, not operator po. Ito. Na po? Unique. There exists a unique. Na ito, po? sulat ko siya. Ito. There exists. Mga ano pa, para hindi na po susulat yung unique. Oo nga. Sabi ko nga sa iyo, di ba? Mga mathematicians tamad. So, as much as possible, issue shortcut ang pagkakasulat. Ayan, there is a unique yan. And, ay, sana tayo. And, the order of A raised to the set generated by A raised to K, N over K is just equal to K. Ayan. So, handful to ang theorem na yan. And this is what we're going to prove tonight. So first, we'll prove natin yung una, proof. Ng number one muna tayo. Okay. At dito ko na rin pala isusulat ng number one. Okay. So let's first define what are cyclic groups. Sabi dito kasi, every subgroup of a cyclic group is cyclic. So let's define what our cyclic group is. Let G be our cyclic group. So therefore, meron tayong generator. And let's call this generator to be A. And let's define lang tayo muna na isang subgroup nito of G. Okay? So, ang gagawin natin, let's choose an element of G na nasa H na siya din yung generator ni H. So, yun ang purpose. Meaning, we want to express H as some A raised to some K. Parang ganon, yung gusto natin na magiging itsura ng H. Kasi arbitrarily chosen si H. Meaning, ang proof natin, if every time when we do a proof like this, ang pag-select natin kay H, it's arbitrary. So, it can be any H. And we will show that this H is always generated by one of the elements. Jan. So, Labo. So yun, that's Labo. Our goal. Tsaka logically sound po siya kasi kahit na if it doesn't, there is no H na ganun po, it can be G. Dama. So question, does this H always exist? Yun nga po. Yes po, si G. There is okay. Always. There will always be H. May laman si H palagi. And anong minimum na laman ni H palagi? As a group of a, any group? Identity. Yes, the identity. If H is the identity element, satisfied ka na ba to stop? Okay na ba tayo? Hindi ba? May inverse tsaka ano? Kung inverse siya, sarili niya pa rin, di ba? So, anong generator ni H? In fact, it's just the identity element. So, therefore, therefore, we are done. We are done. Tapos. Wow. Kung H mo is trivial. Kaya tawag dito, trivial to na proof. Pinaka-obvious. Oh, gawin natin. Supposed to be, hindi to obvious. So what if H is not an identity, I mean, a subgroup composed of an identity element alone? So that's what we're going to consider. So ang claim natin is that meron tayong laman palagi kay H. So ang question, may laman pa palagi sa H if it's not the identity element? Say for example, our claim is this. So, claim that sum A raised to T is in H. Or sum T, which is a positive integer. Meaning, what we're saying is that may laman si H, and let's declare this laman to be A raised to T. Posible bang claim na to? And what do you think will be our argument na it's in there? So there is daw some P na ganun din for some A na ganun.
should A be in the ano po? I think it should. Kailangan po siya nasa loob ng H din po. Para to be ano. A also must be present in H. Tsaka... Ano ba si ano bang H natin? When earlier, ano ang declaration natin about H? H is subgroup of G. Subgroup. So if it's a subgroup, so therefore, if A raised to T is there, anong meron din sa meron din as a pair with this element? Okay, so kung A to the T is equal to H, dapat... Hindi kailangan yata na T must be present. T must be present. Hindi po kailangan. So, can be anything. Diba? Can be anything. Kasi ang ginagawa natin dito, ang parang nag-argue ka ngayon, Joshua, may laman ba si H o wala siyang laman? Kung una nating sinabi kanina, oh, what if ito yon ang laman? Trivial yan. Subgroup yan, automatic. So ang question, meron pa bang other groups that you can think of na subgroup ni G na which is cyclic na posibleng ito magiging laman niya, a generator? Generated siya ng A? EA. Basta if you can just prove na anything else po na. Yeah, that's true. Parang we're saying is this. Di ba si G natin looks like this. Si G, alam natin, starts with A, E. Alam natin si A is our generator. Generator natin yan. So everything will be generated by this A. So A squared, A to the third, and so on. At meron kang sabihin natin A raised to T. And so on. So sabihin natin, wala pa na may nade-declare na order. So let's consider, say, si A natin. Ang order niya is sum n. So hanggang A raised to n minus 1. So what we're saying is that kung kukuha ka ng subgroup ni G at si A mo ay andito sa H, totoo ba yan? Pwede ba yan na mangyayari? Na ang laman ni H is some form of A raised to T. If and only if na kasama rin nata po yung iba. Yeah, oo. So, anong mga kasama niya most likely? Yung all of them before it po, yung mga A squared, A cubed. Ba na, it must be How about inverse na A raised to T? Andyan din ba? Hindi na po sa group yun. Di ba ba? Ang inverse. Ano bang inverse na A raised to T? Yung ano na po, para maging E. So, ano po? A raised to T. Ano pinakamadali para maging inverse, maging identity ang product nun? Yung ano po, A to the negative T dapat po. Yun. A raised to negative T. Is this as well in H? Is it in G po? Is it in G as well? It's not in G yata po eh. So, how can bakit, it... Bakit naman hindi? A cannot possibly generate the whole set kung wala po. Kung meron, may ganun, may negative T. So, how could A generate the whole set? Paano po yun? So, I think it's impossible po na may A to some negative number. Di ba, kung iisipin mo ang cyclic group, when it was defined earlier, balik ako sa definition ng cyclic group, sa taas, ito, pwede bang negative number? Pwede nga po pala. And pwede. Ayun, so kung pwede siya, edi lahat na po, kasama na. Last. Yes, true. Pwede siya. So therefore, what we're saying, the answer is yes. Andun din yun siya sa loob. So meaning, we're justifying, kasi you might thought nga ang mga powers na to, it's always positive. Not necessarily, kasi remember,
magsa-cycle lang naman yan eh. Parang modulo of the power. So magre-repeat lang siya ulit. So kukunin yung module ng power na yan. So it will go back to the same number. Yung equivalent nun under that modulo. And this is modulo N. Yung magiging power nun. So medyo na, medyo clear? No ba? Ayan. So now, next, oh, that's our claim. So tama, we can claim the answer is yes. Pwede na, meaning si H mo of that form. So now, gagawin natin, let us consider, sorry, I'll use blue pa rin. So, dugtong to ng proof, ah. Let us now consider M to be the least, M be the least positive integer such that meron tayong a raised to m is in H. Meaning, si a raised to m, ang m mo, yun ang pinakamaliit na integer such that it's still part of your H. Remember, di ba, si a raised to t mo, ayun ang form ng mga laman ni H. Imaginin mo si t is the smallest. Now, you can imagine na andun pa rin siya within your H. Okay. So, question. Totoo ba to ang next na claim? Is the set generated by A raised to M inside H? Mm. Yes. Dapat po. Kasi kung let's bakit? Say pinaka-konti po siya, there is a nightmare ba? Wala mo. It seems obvious eh, pero parang mahirap i-prove yung pagiging obvious na mo. Actually, you can argue. Argue mo lang siya. The answer is actually yes. So, argue lang. Actually, isang word lang to na argument eh. It will answer everything. E to the M is a yes. So, least positive integer. Tapos na nasa loob siya ni H. Ang A raised to M. Ito, ang clue mo. Diyan sa loob ni H. So, question, lahat ng mga elements generated by A raised to M nasa loob din ng H. Meaning, subset siya. So, lahat ng ma-generate ng A to the M, A to the M, plus ng mga A to the M to the something, A to the M. And since the least positive integer, yun. Actually, kahit hindi mo siya isipin na least positive integer muna. Kahit wala na yung argument na yun, pwede pa rin siya masasatisfy na nasa loob siya ni H. For example, I'll give you a hint. Multiply mong A raised to M to itself. Question, nasa loob pa rin ba siya ni H? A to the 2M. Is that inside H? And what's the reason if it's yes? If no, ano din ang reason? Kung yes po siya, so it means that 2M is less than yung ano po na, yung ano niya, yung T po. So, meron bang ano yan? Ito, hint mo. H is what? Anong klaseng set ito sa H? Grupo siya. Oh, it's a group. So, anong meron sa group? If you multiply two elements in a group, saan mo rin siya mahahanap ang product? Dapat sa group. Okay. Yung pagiging binary operation niya. So, A to the M times A to the M must also be there. Yes. So, it's also in H. So, therefore, question, lahat ng mga elements generated by M ba nasa loob din ng H? Mabo, kasi dapat ano, lahat A to the M times A to the M, 2M, A to the 2M po. Tapos A to the 2M times A to the M pa rin. A to the 3M, blah, blah, blah po. So, lahat yun since all of them are part, parang induction po yun eh. Parang lahat, all of them are part of the, all of them are part of the group. So, multiply them together. It'll still be part of the group. Ganun lang po. Yes. That's correct. So, therefore, ang word na ginagamit natin, yung sabi mo kanina may binary operation, di ba? So, the binary operation describes the closure. Yan. Maa, so it's closed po. So, yun na. So, flow yun. It's closed.
Close. So yun, we're done. Tapos tayo. So next na goal, we are to show ang baliktad. We are to show that H is a subset of a set. Yan ang papakita natin sunod. Doon na papasok yung paano naging minimum si M. Kasi dineclare natin siya yung pinakamaliit na number to prove later. Pero to do that, kailangan natin to describe what this element is. So yun. Let's consider, let's declare an element B in H. So yun lang muna ipapakita, ano natin, susulat natin. B is in H. So now, ang ipapakita natin that sa end dito, the blah 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 blah, sa baba, ipapakita mo si B ay nasa set generated by A raised to M. Yan ang doon parang ideal natin mamaya na conclusion. So ang question, paano ito natin ipapalabas? Pero, first and foremost, si B ay nasa H, and si H ay nasa G, at si G is a set generated by A. Anong masasabi mo tungkol kay B in relation to A? So, kung A, G is a set generated by A, tapos ano B is part of H. So, isulat ko ha. Since, sinabi mo rin, since B is also in G and G is generated by A, so anong relationship ni B at ni A? So, it's a sum ano po, sum, ano ba, ano ba tawag po doon? Multiple, kumbaga. Yeah, pwede. Sum one of them, was a multiple of A po na na-generate na mo. I think ang word na gagamitin natin, power of A. Kumbaga, A to the something Yan. equals B po. So let's declare that. There exists, say, halimbawa, a K, which is an integer, such that we can declare na si B is some power of A. Say, let's A raised to K. Tama ba? Tama. Ngayon. So now, ito na. Gusto natin i-relate, i-coconnect ang dalawa. Meron kang K dito as an integer, meron kang ditong M as an integer. Ano ba mga theorems natin na ginamit in the past to connect numbers like this? Yung ano ba, yung isa ba, ano yun, yung A to the something equals A to the something, tapos and divide siya daw. Amin na ba? So, Another, pwede siya, pero anong ginamit doon to prove it? Naalala mo yung proof noon? I equals G. Magic yun eh. Medyo magic yung labas noon eh, ng ano, ng expression. A to the K, tapos Oh, and anong tool ginamit natin? Magiging useful to na tool sa huli. If you will remember this, ah, baka pwede ito, mag-work ito. Ganun din ang gagamitin dito. You have two different numbers, K and M. Gusto mo siyang i-connect ang dalawa. So anong pwede about integers that connects these two? Anong tool natin in the past? wala mo. Ang connect ng two numbers sana, parang ano, it's ringing a bell. Oh, ayan. Palagi natin ginagamit to eh, nung when we're discussing na cyclic groups or nung nag-introduce tayo sa groups. Ito, hint. Division algorithm. Modulo. So, Naalala mo yung division algorithm? it's equal to something plus Mm-hmm. PQ plus R. So, yung ano po na yung naalala ko na po, parang hindi ko masabi. Yung ano, yung isang ano. Ah. Isulat ko dito ha, para at least what is the relationship in red ha? What is the relationship between
m, and k. And these are two different integers. Sabi natin, we will be using by the division algorithm. Algorithm. Ayan. So, paano natin gagamitin to? Division algorithm. Can you remember ang statement ng division algorithm? I think yung gusto niya pong ano yun, yung parang ano eh, yung M is a, yung M divides K, tapos ang M is the least one. So siya po yung pinaka, Yes. wala na po siyang ma-divide na ano, so siya na lang pinakamaliit po. Dinidivide Pero na po. ang numbers na dinescribe mong dinidivide niya, ang quotient at ang remainder. Are these unique or pwede marami? I think unique, na-prove na yata pong unique mo yun. Yung ano, Yes. there must be only one quotient and one remainder for any two na ano mo. That's correct. So, dapat unique to. So, let's define this. Sulat natin. So, by this algorithm, there will exist a unique. Ito ulit. There exists a unique. So, sabihin natin si Q at si R, which are integers, such that makoconnect na natin yung dalawang numbers. Expression will be as follows. Si K can be expressed as a multiple of M. So, M algorithm natin. Pero anong masasabi natin about R? So, it can be pwede ba ang remainder zero? Ano lang po, tagan, from Ang zero to maximum Q po. Ayun, sa ano pala. Ano kasi? So, it needs to be less than yung ano pa yung isang factor. So, Q or M ba yun? So, less, or less than Q Oh, isa yata sa mga po. factor. Is it Q or Hindi. M? Or less, may lang po. So, kung let's say 36 equals 5 times 7 plus 1. So, 1 can possibly Okay. be greater than, di ba po both of them? Actually, pwede yung isa. Pero commonly, in practice, hindi M na yung lang po. quotient. One M of na the lang po. factors. Si M, yan. Although pwede din si Q actually. But normally, hanggang M lang yun siya in many instances. And one of the smallest factors. So, yun. So, ito na. So, what we will do, ito na, di ba, meron kang A raised to K? So, express mo lang to as A raised to K on both sides. So, A raised to K on the left, it's just equal to A raised to MQ plus R. So, gagamit tayo ng usual natin na base of A. So, you will have A raised to MQ times A raised to R. So, ang question, gusto natin i-express, kasi alamin na, gusto natin alamin si R. We need to know what R is. So, therefore, let us rewrite A raised to R on the left. Pero on the right hand side, magiging a raised to k times a raised to negative mq. Diba yan ang magiging itsura niya? Ita-transpose mo lang on the right hand side or left hand side. Or you can rewrite this as a raised to k times a raised to m raised to negative q. So yan, yan ang magiging expression natin. Now, my question is, what can you say about A raised to R? It must be some, ano po na, ano pala, so negative Q. Una, ano bang A raised to K mo? A raised to K is, ano po, A, where can you find it? Yung kanina po, MQ, AR, MQ plus R po. So, ito. Ito si A raised to K mo, di ba? B. Which is B. At saan galing si B? From, ano po? From G. B. It's still in G as well. Pero, si B mo rin is actually your H. In H. So, meaning, what we're saying, si A raised to K mo dito is in H. Ayan siya. Nasa loob. How about this one? Itong set na to. Saan mo makikita yan? Not set. That element. Saan mo makikita yan? In H din ba?
Bakit? It's Bakit a this is in H? You, the answer is correct. It's in H. So the question, bakit? it's some Atal. multiple of a to the m. It's a multiple or a power of a raised to m. Tama? Tapos, tingnan mo to. This is your clue. Yan. Yung nga po. So any power generally any power of a to the m must be in H. So since negative q is a power po, so yung nga po, it must be in H. Yes. That's correct. So meaning what we're saying is that say a raised to m raised to q mo is in the set generated by a raised to m. And earlier, sabi natin, subset lang siya ni H. So therefore, it's in H. So the question, both of these product ng mga elements na H. So therefore, anong masasabi mo about R? Yung A raised to R pala. Anong masasabi mo dyan? A raised to R. So, it must be also part of H po kasi it's two elements na sa H na Yes. multiply closure po. Dapat must be part of H din mo. Yes, that's correct. So, A raised to R is in H. Okay? So, clear tayo dyan. The A raised to R mo is in H. My question. So, based on this, eto, anong masasabi mo about R? Anong value ni R? Anong M na natin kanina na dineclare earlier? Sabi natin kay M, si M daw ay, sana yun? Ito. This expression, this line. Okay, so M is a positive integer daw. Okay. So kung this positive integer times negative q, lead none. So times k. Ito. Di ba si M mo is the least? Isulat natin ito. This is the least positive. O nga po na. So if it's the least, then how can R exist? Oh, so therefore, it anong doesn't. na lang open mo It kung doesn't. for this? It must be m. It must be equal to m. Ah, wait lang po. Oh, hindi pwede. Strictly less than eh. So does it exist? Kung so m therefore, is... so ano nang option mo? M lang po siya. Ay, hindi po. Wala na. Wala pala po. Meron pa. Zero. Meron ah, zero. Pa. Zero. Ah, okay. So therefore, so R is zero. So since so dapat dito ha, it's a statement. Since M is the least positive integer, positive integer, this forces R to be equal to zero. Kasi wala ka ng choice eh. Wala ka ng option. O, zero na si R. So therefore, anong masasabi mo sa expression na to? So therefore, this is A raised to zero is equal to A raised to K times A raised to negative MQ. Or pwede din pala, not necessarily ito. So pwede natin gamitin na lang yung isa. Ito, sa original natin, use this, oh, ito, sa taas. So, let's use this. So, R is 0, therefore, this becomes A raised to K is equal to A raised to MQ. Or A raised to MQ, pwede mong isulat is A raised to M raised to Q. So, my question, anong masasabi mo about A raised to K? A raised to k. So it must be ano ba na? It must be the inverse of a raised to negative mq. So that means k is equal to mq. Ay, tama pala po. It must be true. Tama naman. R is 0 po. So it must be true nga pala.
Ano pa? Ano ba yung goal natin? Ano ang goal natin kanina nga? Sabi natin, kung si B is an element of H, ang goal natin, ipapakita mo si B ay nasa dito din. That's our goal. So, ang question, from the statement ba sa baba, ilitan ko, I don't know kung makikita mo dyan, na-reach mo ba ang goal mo at Tama. bakit? Kasi yung and yung pala na is a clear na po. So yung K pala is A to the K is some power of A to the M. So it must be generated by A, Correct. which doon po siya. So Yes, if that's correct. Tama. B H, yun na po. Oh, so since this is B, di ba? Isusulat ko lang dito. Ha? This is B. Sabi mo, si A raised to K generated by L, A raised to M. So we're saying, thus, we're saying here that B is an element of A, the set generated by A raised to M. So from here, sa taas, galing si B dito. So therefore, pumasok na siya dito. So ano masasabi natin? Therefore, Yun, H must be a subset din ng the correct. generated. So B? since they are mutually subsets mo, yun nga po, mutual inclusion, they must be the So same. therefore, are the saying na equal sila, dalawa. Thus, hence, ang conclusion natin dito, H is equal to the set generated by A raised to M. So this answers the first question. Sabi, ano ang first statement natin? Every subgroup of a cyclic group is cyclic. So meaning, ang subgroup na H mo, which is arbitrarily chosen, is generated. It has a generator. So yun, we're done. Tapos na. Yung una. Yung una pa lang. So now, so any questions sa first part ng proof natin? Medyo ano siya, di ba? Tricky yung mga, ano, ang intricacies ng argument. Di ba, parang classic pa po siya eh. Yung mga ano, parang mas ano, yung parang mas nightmare po yung itsura, yung mga iba. Pero yung sa una po, mas, parang mas ano po, parang yung alam niyo po, yung parang yung rainbows, mga may ganun pa po. Oo nga eh. Especially at the end. Ay, ito pala yung connection ng dalawa. Later, I don't know kung magalimbawa, later if you do some proving, na-encounter mo naman yung proof sa geometry, no? Sometimes ang geometry, statement, reason. Labo. Yung sulat niya lang statement, tapos ano mga reason bakit ng statement na to. Ito, ang ginawa natin, kinumbay na lang natin as one. Hindi na natin sineparate si statement as si reason. So nagtatanong na ako sa'yo, anong reason? Ano yung, ano ang argument mo? You're actually stating these reasons. Okay, so we're done with the first part. Yung pangalawa natin, ito, ipuprove natin. Kung meron kang, in this case, if the order of the set generated by A is N, then the order of any subgroup of this set is a divisor of N. Okay, so yan ipapakita natin. In which is actually madali lang to. Hindi naman to mahirap ang proof na to. Compared earlier. So, sulat natin dito. First, is that, since alam natin, medyo pabalik-balik ako, baka nakakahilo. Since alam natin that this is true, ang statement na yan, so what we are saying also is that A raised to A, the order of A is equal to N. So pareho lang yan, yung dalawa na to. So if the order of A is equal to N, ano ang masasabi mo about A raised to N? Anong masasabi mo tungkol dyan? Must be equal to yung identity mo. One, balance. That's correct. So this is equal to your identity element. So also, we know so far, alam natin na ang lahat ng mga elements, ito na lang. Ang mga lahat ng mga elements ng set generated by M can be of this form, A raised to M raised to Q. So ito yung mga parang mga forms niya that we are considering. So hence, so, totoo ba to? Ang next ko na line, there will exist an S
which is an integer such that if I'll raise a raised to m with s, it's equal to e. Possibly ba yan? That there will exist an s, that this is true. Dapat po. Kasi yung ano, kasi yung ah, may lang mo. So, any q po na. Ah, may lang mo na. Any q nga. So, q s is a some q nga. So, a to the m. Ano ba? Ito. Let's kasi picture yes this po, kasi outcome. E na pala po yan. Kasi yeah. Any S. So, E na pala, E na pala sa loob. Ay, hindi pala. E to the M po siya na. So, E to the M Q is in the generally, in the generally, to the M, yes. E to the M to the S. Yung, kung S is sa negative M mo, kumaga. Ay, hindi pala. Tama. Halimbawa ito, para ma-picture out mo. Say, for example, halimbawa lang ito, the order of A, say, sabi natin, 8. 8 yan. And, alam natin, the set generated by A starts with E raised to 1, E raised to 2, hanggang A raised to 7. So, pili tayo ng isa. Say, sabihin natin, A raised to 3. Anong number will you raise this expression para magiging identity element yan? Can you give me one number na pwede nating Yung gamitin? ano po, yung one number na pwede gamitin. Negative 3, tsaka ano po, tagan? Or yeah, negative 3. 8, which is 5. Negative 3 is 5. Pwede din negative, ano? Negative? Hindi ba? 5 kung na po. 5 siya. Kung 5 siya, maging 15 to. Ay, hindi pala. Yung ano po, ano pala, nakamultiply pala. 8 over 3 po, hindi pala integer din yan. Oo, hindi. Oo nga, no? So, anong pwede? Or maybe another one, para at least hindi ka maano. Let's consider, say, hindi ito, ano, let's erase this. Say, 2 na lang, para at least kita. 2. Ayan. Anong power na kailangan? 2 to the right? 4 po. 2 to the 4? Yes, tama pala. Pwede can nga it, po. Can it be bigger? Pwede din ba bigger? 2 to the any multiple of 4. 4. Say, for example, 8. Nga pwede po. 15. Diba? Pwede yun. But ayun the na. question So, is, ang question natin, so totoo to. But can you look for anong number S na to such that if you take the GCD of M and N, it's equal to M. Ayan. By the way, ang M natin dito is the least integer. Yung least integer na describe natin kanina. So, is this true? Kung part siya ng argument natin. Kung yung GCD ng M, N tsaka M is M, di N is some multiple of M mo, sabihin. Or some so power. So, dapat multiple, di ba? Some power. No ba? So kung if that is true, then n is some power of m. So it means a to the n is a to the m times some power of some power. At a to a, yung n po is m times something. So if yes. a to the n is equal to e, there must be some something which is apparently s nga po dito, which would make n times s equal to I m times s equal to n, which would make a to the n equal to e. So it must exist. Correct. So ang question, will this always be possible? At no. Ano, the answer is yes, because
Yung M. ano po? M is the List integer. Earlier, yung na-describe natin kanina. As described earlier. Alam, para at least mas mabilis. Describe earlier. So therefore, if this is the case, ito yung magiging itsura niya ng ano natin, ng statement natin. So the question, what is the order of a raised to m? Ano? Naalala niyo pang ang earlier na theorem natin, ipapakita ko ha, ito. Ano ang order ng a raised to m? I think ito, yon. Ayun. So, n. So, bale, ano yung kanina po na? N over n, 3k. So, yung kanina, 8. Yung order na po is n. Which is true. Yung kanina nga po, a to the n is equal to e. So, mas, order of a must be n nga. So, n over n, gcd, n, m. N. So, that's just m. Okay, so therefore, n divided by m. So, yun. So, meaning, ito na. This answers your question earlier. So, ang question natin, ano ang statement natin kanina? Ito. The order of any subgroup of the set generated by A is a divisor of N. So therefore, ang ginawa natin ng order mo dito is just a divisor. Diba? This is just one of the divisors of N. So it's an integer. So sure tayo that this is an integer, particularly positive integer, kasi you're describing the order of an element of a group. Ayun. Ayan mo. So, nasolve na pala. Ayun, it's nasolve actually, na. It's actually easier than yung kanina mo. Oo nga eh. Mas mabilis. Apo. Ito ang last. So, ang last na ipoprove natin, ito yan. Kung meron ka positive divisor ng n mo, say k, may mag-exist daw na unique subgroup of this form. At ang order niya is equal to k. So, yun, meaning, for example, you have a number n. If a factor mo si n, ang isang factor si k, makakahanap ka daw ng isang subgroup na ang order niya is k. At ang itsura ng subgroup mo na yon look like this. Ito. So, mabilis ito. So, let's prove this. Sulat natin ang proof dito. Proof of number 3. Okay. So let us consider K to be a divisor of N. Ipuprove natin na meron tayong isang group. Tapos ipapakita natin kasi uniqueness eh ng group eh. So dapat may another group tayo na ipapakita na ganun din ang kanyang number of elements. So let's consider this K to be a positive divisor of your N. Then so far, alam natin earlier that the order of A of the set generated by A raised to K is equal to what? Alam mo na. Lost yung muna. Ano K to? Ano, over N over K. So, N over K is something. So, N over? Nga ba? N over M. So, K din po yun. Ayan, n over k. So therefore, this becomes? N over k na lang mo. Ayan. So, that's it. May isa na tayong isang set. Let's consider another one. Suppose, may isa pa. Di ba, uniqueness? Suppose, meron kang another set. Say, tawagin natin k generated by a such that ang order ni k mo daw is equal to k. So meaning may another set ka. And now, question. Let's call this si K mo to be the set generated by A pero S in power niya. So question, alam natin si S is a divisor of N. And anong masasabi mo sa order ng A raised to S?
Based so far sa mga results natin earlier, ito. So, the order of A to the S. So, ano mo na? K is equal to that. So, mas ba yung big K? Ito, gamitin mo muna ito. Ito, yon. The order of K is K. Yung little K. Na, mahirap pala po yung magsabi pala po nito. The order of big K is little K. So, di ba po dapat the order of A to the S is K din? Little Okay K. then. So, sulat natin ito K. Diyan, sa left. Pero, using this formula, oh, ito, ang formula na yan. Ayun. So, meron pa bang isa pa? It is N over, ano po na? N over? N, NS. So, ano yun? Ano ba po yung NS, S? tama. Ayun lang so po. therefore, what you're saying, si K K mo is is equal to equal N to over S. N over S. But S is equal to? But S is equal to N over K. N over K. So meaning, what you're saying, Okay, yung A so raised to K mo dyan, pareho pa rin. Na ba? So wala, meaning unique palagi ang magiging representation ng isang divisor, there will always be a generator ng order niya, it's equal to that divisor. So and the answer is, you're done. Yan na. Tapos na tayo. So far, do you have any question sa itong Wala naman ano na to? po. Wala naman po. Kasi next naman, interesting to. It will involve, ang next na theorem, it will involve the Euler phi function. Wow. Yung ano po, quotient function po, yung number of ano, relative quotient. Nagtataka ako niyan noon eh. Bakit siya tinawag ng quotient or quotient na function? Parang word siya pala to describe number of positive relatively prime to that number. So let me write the theorem muna para at least we are of the same footing. So the theorem tells us the following. So let me write this. Isa na yun. If, ay, let me see. If D divides N, dahil medyo, ano ko lang, fix ko muna ang pen ko. Medyo nagkaka-problem. Ayan. If D divides N, the number of elements wait lang, dali lang. Okay, nagkaka problem yung pen ko. Number of elements of order D, oops, wait lang Joshua, nagkaka problem yung pen ko. Parang nanotice ko nga po, parang medyo nag ano po, parang nagkaputol-putol po siya eventually. Alright. Sige, ulit natin. If D divides N, uy, bakit nagkaka-problem? D divides N, the number number, uy, ayaw yun na. Ayaw na po sa buhay. Nag-sumuko na po. Baka ayaw niya po doon sa line. Try niya po sa ibang line. Sumusulpo. Ayan. Yeah. Baka ginamit na daw po siya sa for too long. Gusto niya ng break. Baka, hindi ko siya na, ano eh, hindi ko siya na, na ano to, na, na charge. Ah, yes. Okay. Lah, baka yung nga po, yung sa low charge, low bat na po siya. Ayun, baka lobat na nga. Ay, lobat na nga po. Yung nagkaputal-putal po. Ay, ano na lang natin? Ito na lang. Para at least, ano na lang. Sa, hindi ko na siya maano, i-charge ko na lang siya. So maybe we could move na lang ang next natin. Not to move. 7 o'clock na rin pala. So we can meet twice next week. Or will that be okay? Laba. So we'll meet on Tuesday and Thursday at then.
Tsaka pala po yung ano, pwede ko pala pong pakita pala yung ano po, yung sa yung binigyan na po pala assignment. Ayun, sure. Sige, sige, sige. Diyan na lang muna tayo magdi-discuss. Sige. Ano ba yung ang assignment na binigay ko, yung lima, no? Dalawa lang yata po eh. Dalawa po. Ah, dalawa. Sige, sige. Can you show it to me? Okay, sa-stop po munang ano ko dito, yung screen. Tama. Okay. Mabilis lang naman po kasi yung ano, hindi ko pala actually sila proof. Parang more of an away na po. So, ito lang po. So, apparently, I forgot na na-proof na pala po yung ano, di ba po yung pre-move nila po na yung A, or order of A, order of B, Ah, yeah. Oo nga. Oo, tama. Divide this. So, I forgot na na-proof it. So, I proved it all over again. Pero actually, it's very simple na po. They need to be co-prime para kung if kumbaga if this divides yung order of AB, then they must be co-prime for them to be equal po. Yan Yes. lang. Pero itong basically the most of the argument pala po was me proving na yung ano po na yung as na tong yung yun. Basically most of this proof yung parang a B divides ano po AB, pero actually na proof pala po, na proof na pala Yung po. una. Tama yung una yon eh. Kasi Tama, yung pero statement na yun. to, Tama. yung statement na to, Joshua, has to do with kailan nagiging multiplicative yung pagka-count ng order ng product. For example, you're looking for the order of the product of A and B. So, kailan magiging equal to the order of A times the order of B? So, the only way to do this is for the GCD of the two orders is just relative to each other. So, meaning, anong magiging itsura nun? Bakit it's always the case na nagiging multiplicative? So in this proof, tingnan natin, ang ginawa mo, abelian ba siya dapat? Yeah, abelian siya dapat pala. Anong mangyayari kung hindi siya abelian? Hindi na po masyadong breakdown. Hindi, this cannot be true, so not always true. Tama. Hindi yung parang mag-group together mo yung lahat ng A, mag-group mo together lahat ng B. Na ba? So So parang the ganyan po yung ano inalala ko na po yung yung break it down tapos A to the P is 1 so this must be true. So therefore Q divides R tapos the same can be said for P Yes. divides R which means PQ must divide R din po. Tama, tama yan. They are equal only if and only if na P and Q are relatively prime lang po. Yun lang po. That's correct. So pero when you write your proof, ito yung technique ni usually, if it's an if and only if, the question, ang direction ba ng proof mo, linear, then pwedeng bumalik? Or you have to write it separately for the sufficiency part of the proof and the necessity part of the proof? Na ba? So pwede siya magse-separate. But in this case, argument mo, yes, this is true. Pwede kasi meron ka ng statement na the equality of R and PQ is only true when they are relatively prime. Kasi it's, mapuprove mo talaga PQ divides R. Eh. So question if R divides PQ. So kailan yan magiging totoo? Na ba? Okay. Okay, ito yung una. How about what's the second one? Yung isa po, yung ito po, yung kumbaga ito po, yung sinabi na po, I think, yung kumbaga yung conjecture po na 2 is always a generator. Well, ito nga po yung ano, it's not. So, kasi pero masyado mahirap po yung manual ko gagawin. So, kinote ko na lang po sa C sharp. Ah, so, C sharp, kumbaga, okay. May for loop na lang po ako, tapos yan ito, double J, tapos yan mag-increase po until that number, tapos then I just take the modulo of the power. So, okay. Bali, ito po sa 5, it works. Pero okay. Sa mga ibang numbers, it's not a generator po kasi yes. Ito pala po, I have it nandito po siya. So, anyway. Hindi ko po ginagamit yung actual na code editor ko po kasi may ginagawa po ko. So, baka magulo. Mga nga, no? Ano na po? For, i-write ko na lang po. Sige, susulat mo. Para proof po na hindi po siya fake. Kasi baka ano po. So, ano kasi? Ginawa ko. Kasi yung una ko pong ginawa pala, 0. Yung ano. So, that's not true pala. Kasi yung ano nga. So, anong initial number mo?
One. One pala mo. One, okay. Tapusan, 5. Tapusan, I++. Okay. So, iterate mo. Ay. Tapusan yung, ano nga po yung, sila sa equals, mass, power. Ito ba? I forgot eh. Hindi ko masyadong ginagamit masyado. So, 2i. Tapusan, I'll just use that g again, console that right line. Sana makita na. So, g modulo 2. May modulo 5. Okay. Yung prime mismo ba? So, run. Dapat lalabas ito. Okay. So, apparently may ganun. Saan ba mali? Saan yung line? Okay, sadly. So, gamit lang po ka. Ano kayang iba pa? Number 6. Ilang Sige, languages palang, ilang languages palang alam mo? Ano ba? Yung languages. Oh, I mean mga ano, mga code languages. C Sharp. Ano pa? Python. Python po some lang. Para okay. Sa learning lang po. Tsaka sa ano ba yung ano? I just want to use the ano po, yung ano pa? JavaScript. Java. HTML, JavaScript. Yung trilogy po. Tapos, Hindi ka pa nakapag-R, no? Hindi mo pa nagagamit. Hindi pa po. Okay. MATLAB, madali din eh. What? Uy, saan yun? Grabe, sayang. So, I decided na hindi, ano, para... Mali. Aha, alam ko na po. Ito. I forgot na... Okay, so let me run it. Dapat seriously, okay. Ano nga ko to? Less than 5i plus plus 2i. Matpaw 2i right line. Para kung baka ma-arte po siya. Maano ba yung sa space? Hindi pa ako nag... Ang una kong computer language was C. This is so sad. Hindi ko na-try ang C++. Okay, so this is so sad, boss. Papayito ko sana yung ano. What is wrong? Wala, bakit? Main string argument. Ah, alam ko na po. Kasama rin to. Kasi public siya, static void. Ah, okay. Okay. Ang iran. Namespace. Ano ba? Ayun ako. I think, parang okay na siya. Ano po na? Kuha lang po ako ng for loop. Para okay. Sigurado na nandiyan na po. Para sigurado na po magagana to. Sino ba? Rewrite ko pala lahat. Okay, so now let's copy paste this. Okay. Yeah, this must run. Okay. Ano yung ano? Ano pong mali? Napakasayang naman po to. May semicolon, I think. Sa ano? After the one. After the one, ayun. Okay, now, this should work. Ayun, 2, 4, 3, 1. So, kung yung isa po kung isang example is, let's say, 31 nga po. Okay, sige. So, it does not generate. Pero kung ibang power po, yes. For ibang prime po yung gamitin ko po, 3. Uh-oh. It does generate. 1, 2, 3, 4, 5, hanggang ano po na. Nakakompleto. Ah, yeah. Oo. Nakakompleto niya. So, yung ano yon, yung kanina, 31 ba yun? No po. So, really, 2 is not always a generator. Basta po, okay. Ito pong possible ba po i-prove yun? Kung if I'm not sure na there's a static generator. Inisip ko kasi po yung parang ano eh,
yung inisip ko pong proof para siyang pigeonhole po. If I can, since it's easily pass, easily na, sino ba yung anak? Wala ba Actually, state? you don't need to, ano, kasi, di ba, kailangan mo lang ng counter-example for it to say na it's not true. Nama. So, inano ko po kasi, yung, kasi this one po is true eh. This, itong pong statement. Pero this is not. Pero yung inisip ko po sanang, inisip ko po sanang proof is that it's easily shown na there are n na ano po, n na makukuha na po na n generated numbers, and there are ano ba 0 to ito dapat po yung kakalabasan niya, some iteration of this Yes. kasi yung modulo po, so it must be one of these po. Ito dapat po yung generate niya. Tapos on, there are the same number. The only thing necessary to prove na it will generate the set is kung unique po sila. Yeah, They tama. are unique, it would mean na it must be some rearrangement. Kasi nga, hindi wala po talaga, inisip, wala po talaga makuha ang ano, result kung sana po 2 to the k is equal to 2 to the m ba? Mod p. Wala po talaga. Wala po akong makuha ang proof. Leads nowhere. So dapat di ba ang labas niyan P divides some powers of K minus M. Tama ba? Tama. Kung baka Tama. ko pwede bang Q to the K Q to the M for K M Z Okay. Under modulo P. Where and where Q Q is prime. Okay. Meron ba po way na K is For mas any prime number below P. No po. Is there always an instance, kahit pa pa instance po na this might be true. Yeah, I don't okay, tama. Provable ba po yan without mga fields po? Kasi kung if under multiplication, yun yung ano, yun yung question of the existence. Unless, ang isa kong iniisip, wait lang ha, ang pinakamaano natin is that, yes, it's a field, pero is it always cyclic in this case? So sa 2, you were able to show na hindi. As a generator. But are there others? Yun ang hindi ko pa rin ma-imagine. Tinga, pag-isipan natin. Sige, sige. Take note natin to. Yung ano po, yung tawag pala po dito yata. May tawag po pala dito eh. Parang may something root. Basta may tawag po sa ito po. Na pag-proof po nito. So, it requires na yung mga higher, mas higher pa po na math. Yeah, true. Aabot na yan siya when we talk about fields, dalawa fields. So, Labo. Doon na natin yung pag-uusapan. Labo. Okay. Pwede po magtanong last po. Pwede mo tingnan sa Jojo na. Tanong mo yung, ano mo yung interpretation mo. Ah, saan sa akin? Ay, ito ba yung sabi mo yung last time? Sa akin? Hindi po, bali, yun another problem, so similar po. Ito po yung, paano ko sa pakita mo? Bali yung ano lang po, so may ano lang, equation. Short na lang po. So, ito daw po yung isang equation. So, okay. we wish to find the equation in this rotated axis po, diba? Ito po. Okay. So, yung, ah. Ito daw po, kung if I use yung ano po, yung double angle theory. So, so mga basta yung from the equation po, I can get the yung cotangent okay. to theta. Tapos from ano po, yung yung cotangent to theta is negative 7 over 24 po. Okay. So, ito nga. Wala mo. Actually, yung technique na pwede mong gawin, di ba, naalala mo yung message ko sa'yo, yung rotation matrix? Tapo. So, kung alam mo yung angle of rotation, mas madali kasi, di ba, given the ellipse, alam mo, mas madali siya kung hindi siya rotated. So, if it's Tapa. Yung kanyang major and minor axis
are actually the x and y axis na aligned doon. So if you know the rotation, i-rotate mo muna siya, look for the equation, tapos rotate it back, makukuha mo yung ano, makukuha mo yung actual values kasi i-replace mo lang yung anong coordinates na bago. Kaso nga lang, ito nga po yung dilema. Yung, anong, ito pong, ano, so kung if cotangent, cotangent to theta is equal to negative 7 over 24, tapos ito naman, negative 20, negative 7 over negative 24, iba yung magiging, ano po nun, negative 7, tapos yung 24. Fourth quadrant. Pero kung okay. Dito naman, negative 24, ay, pangat na magsulat ko, negative 24, so, ito yung 7, adjacent over opposite, ito yun. Yeah. Hindi po na, positive, negative. Tama ba ito? Tama ba? Nah, dali lang ha. Hindi. Ito pala po. Ito. Ito. Ito yung tama pala mo. Negative 7, negative 24, ito yung angle. So, okay. It's the second quadrant mo. So, kung i-check mo natin po yung graph, kung if I rotate it sa yung isa pong yung ito, kung ito po yung sinundan ko po, second quadrant, I will take the principal roots po. So, ito po yung kakalabasan niya na... Ah, yeah, okay. So, babaligtad yung x and y mo. So, bale, nag-rotate from this ellipse po, the blue ellipse, it had to rotate 53.13 okay. degrees to get to this red ellipse po. Okay. May, to this may, green. May okay, partial may, ano po siya, pala, color blindness. Hindi pala po nakita. So, ah, ano, okay. Pero kung if I use this one naman po, ito po ang ito. Ay, ito pala po. So, kung if we use by convention na yung 7 nasa taas po yung negative. Mm-hmm. So, ito po yung mangyayari. Ito na po yung ano. So, it had to rotate from this red. Yes. Red pa po to. So, from this red ellipse, it had to rotate negative 36.9 degrees to get to this green ellipse. So, are these both correct answers mo? Dapat. Pareho lang. Kasi dapat yung rotation mo eh. So, question lang, kasi dapat it must be the same eh. Yung given the rotation. Pero nagtataka ako, ang orientation kanina ng negative mo. Because you defined it in one of the, ano, di ba? Anyway, ratio naman yun eh. Baba. So, pwedeng isang part is negative and the other one is negative. Dapat pareho lang eh. Kasi po, kunyari po yun, ano ba yung value kanina? Kunyari yun, ano, yun, if you will get the theta po, oo. Bali, bigay mo nga sa social value. Tangent, inverse tangent of ano ba na, negative 24 over 7. Tangent ng of the negative. Kini, ano pa na makikita yun? Negative 36 points. 87 degrees. Dito. Eh. Sayang, I have to do it all over again. So, negative. Pero nagtataka ako, bakit nagko-tangent? Mas mabilis tignan kung mag-tangent eh. Yung sa ano kasi po, yung sa mga formula sa book po? Oo. Cotangent to theta po. Yan eh. Mo. Ah, cotangent to theta talaga. Opo. Kasi pwede mo naman gamitin yung tangent to theta. Ano lang naman, 1 over that. Opo. Tama po. Mo. So, pwede po. Ah, okay. Both can be, both be acceptable po. Di kasi, complementary naman tong dalawa eh. Opo, complementary po eh. Complementary naman yung angle niya. So, meaning to say, it's on the, ano to? It's on the perspective kung saan ka nag-rotate. Is the rotation, by the way, ano, counterclockwise? Ano po? Yun from yung isa po counterclockwise, yung isa clockwise. Clockwise. Pero count, yung isa po counterclockwise in respect to negative po. So, clockwise din po. So, kasi it might be because of the rotation itself. Iiba yung rotation matrix mo eh when you do it clockwise and counterclockwise.
So that's one. Pwede magkaibang value, but actually, invariant naman yan. Dapat pareho lang naman ang magiging equations as a result. So meaning to say, ang kailangan mo lang gawin is, na-derive mong dalawa, di ba? Na equations. Tapos, i-rotate mo siya back. And ang pag-rotate mo ng pabalik, dapat pareho lang yung magiging outcome. Although, magkakaiba yung equation, but it will result to the same equation after rotating back. Okay. Did you try bang ano? Rotation matrix, yung pag-change ng variable? Ano ba? Pag-change ng variable? Yung pag yung kung gagamit ko lang po yung rotation matrix, ba? Oh, parang ang rotation matrix ng x value mo will be some cosine of the x plus minus y of sine of the angle. Ang y mo is ang sum ng ano, instead of negative magiging positive. Naba. So dapat pareho yung magiging result. Naba. Ano yung equation na na-derive mo? Anong itsura? Ito ba? Okay. Ah, yeah. Kasi yun yung ano, magkabaliktad. Apo. And then, yung outcome is isang equation lang naman, which is yun. Yeah, dapat magkaiba nga talaga ang magiging itsura ng equation, but when you rotate it back, so, isang equation pagkaka, ano, yung pag ibibigay. Ano po yung rotated na original equation po, ano? Yes, oo. Some problem pala to mo ni work. I mean like sa late hold saka sa ano po sa in books kasi po hindi masyadong in-explain po eh, no, na pwedeng may variant na sagot. Para sa kanila lagi kasi okay. Parang in isa lang kung sagot niya, pero siya sabi nga ni Joshua dahil doon sa ano nga na possible siya na ano po na both are could be correct. Kaya yeah, confirm, opo. Oh, tama naman. Kasi depending on the rotation kung saan ka magro-rotate. Kasi pinabalik nila po doon sa XY na original na ano po, yun, ganun na XY. Yes, oo. Kasi mabilis yan kukunin eh. Kasi wala ka ng variable na product ng X and Y. Opo. Compared na ng oblique ka, so meron ang parang in form ng ano mo, form ng connect section mo, medyo mahaba-habang expression. Maba. Inaano namin sana this year din para ma-strengthen din yung mga basic niya. Para para talaga. This is maganda to yung analytic geometry na part eh. Maganda yung mga pag ano eh. At least may GeoGebra na ngayon. Noon ano in-imagine mo lang eh. Naka-confirm. Tsaka makikita ko yun. May swerte yung mga ano ngayon din mga gusto willing na learner, swerte sila na po. Oh, dagdagan pa ng AI, meron ng AI ngayon. Oo nga po, may daya. Ang ganda so, nga just ng turo nyo eh, kasi mako-confirm talaga, tsaka dapat mag-iisip talaga parang ganun po eh, no? Yung, di ba ganun yun, ano po yun, si Einstein ba nagsabi, yung teaching, education is not the accumulation of facts, but the parang training of the mind na po. Yeah, true. Kasi that's the reason why with my students as well, tatanungin mo kaagad eh. I mean like, rather than na sasabihin mo, anong specific details na to argue na bakit totoo to palagi. Kasi sometimes, magmamagic lang, ang libro for example, magmamagic lang yan, mag-shortcut, sasabihin yan na ganito na. Ang hate namin na word palagi ng mga classmate ko, kung sasabihin ng libro, obvious yung term. Obviously, ito na yung result. Pero hindi siya obvious. Opo. Si Joshua ganun po dati eh. Obviously, kasi... Obviously, pero hindi siya obvious. Parang bigla ang shortcut. Kaya sabi, bakit gumanito? And then you find out, nga, obvious nga. Kasi ang bilis lang pala ng shortcut, hindi mo lang ma-imagine kaagad. Pero may mga higher math books na ang obvious niya, parang isa pang page na kailangan to solve it pa abot na obvious siya. Kasi assume na ano po no na alam niyo dapat lahat 'yon no. Yeah, true. Well, anyway, so set aside lang po natin Tuesday and Thursday, would that be okay? Okay po. Sige.
Thank you very much po, Oh, sir. sige po. So, Have see a you, nice Joshua, day on po. Tuesday. Have a nice Sige weekend po, po. sir. Thank you po. Thank Bye-bye you po. Bye bye. Hello. So, for this is an assignment where the problem is let A and B be an element of G and G is abelian. When is the product of the order, where is the order of the product equal to the product of the orders of those two elements? So we just make them into variables. Then if A, B to the R is equal to 1, then 1 is equal to 1 to the P. Let's raise everything to the P power. So we get AB to the RP. If G is abelian, then we can expand it, distribute the exponent, and we can prove that since A to the P is equal to 1, this can be canceled. 1 is equal to B to the RP. But B to the Q is equal to 1. So Q must divide R because it doesn't divide, it won't divide P unless they are multiples. So let's just say they are relatively prime, so of course Q must be divisible by Q must divide R. Similarly, if we show this too, A to the R Q is equal to 1, we can conclude P to the R, which means PQ is the P divides R, which means PQ divides R too. This is only true PQ is equal to R, which is the statement the order of the product is equal to the product of the orders, if and only if P and Q are relatively prime. This is also true only if they are relatively prime. And this is also true when R is relatively prime to P. So that is, this is only true when A, the orders of A and the orders of B are relatively prime or co-prime. So this is the other assignment, which is P and asterisk without zero. Which of with which values of n is the n cyclic? So it means, what is there a generator always? So, but there are cross lines here. Anyway, so the assertion is proof 2 is a generator for DP asterisk. So, I was attempting to prove this by asserting, let's say, it's obvious that there are p minus 1 elements. So, and it's also by the definition of the modulo, it's a remainder. It can never go over 5 in this case, or it means it can never go p over p, and it can never go below 0. So, but 0 is excluded. So this is definitely the set where all of the results will come from. And there are, in this case, 4, so that's p minus 1 elements. The only thing to prove that this is some rearrangement of this set is to prove uniqueness. This is the pigeonhole theorem. So if they are unique, of course it must be this set just in random arrangement that we can never prove. Unless we can, I'm not sure yet. So this looks a lot similar to the Fermat's little theorem, so which proof I got the idea from. Whose proof I got the idea from. But apparently, this assertion is not true. That's why it's crossed out. So I ran this code in C++. So apparently, I set int equal to 0. So it kind of messed it up. But I'm just going to erase that and make it into 1. That would just negate this first element. It just doesn't exist. So this would be the results. So apparently 4, 5, as seen in the written example, it does generate the whole set. 2 generates the whole set. 2, 4, 3, 1. But 31 does not. In fact, 7 does not. So if the prime is 3, it generates the whole set. This is really proof that I'm not using the wrong code. If we add this to 5, we're going to show it real time run. Also, I'm using the Triad editor because I can't find any other reliable editor online. I'm not going to use VS Code for this. Anyway, so 7.
seven, I think, is the smallest integer that would never, that wouldn't gen, that two wouldn't generate. So it doesn't generate the whole set. So automatically, this assertion is not true. So I was, as I was saying, I was trying to prove it using the pigeonhole theorem in a manner similar to how you prove the Fermat's la for how you prove Fermat's little theorem, which is e to the p mod p is equal to a mod is congruent to a mod p. So it's pretty similar. It's very similar, but I wasn't able to find any way to prove uniqueness. One method that I tried is, let's say, 2 to the k is equal to 2 to the m mod p. And k and m are elements of the p prime, the asterisk. So if I could prove that k and m are equal, okay, so math interruption. So if I could prove that k and m are equal, then that would prove 2k is the only 2k mod p is unique. So basically, there's no other 2 to the m. That's just to the k. So it must be unique. So I cannot find any way to prove this. It just ends up in dead end. It just ends up in a dead end. Always ends up in a cul-de-sac. I could not find any way to prove this too. But if I could, then it would work. It would be insanely hard, possibly, if I could, if I had this p to the k equals p to the m mod p. Is this mod some wait. Yeah, some mod p. This is hard.